Hello everyone, welcome ulit sa ating channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang top 5 na dapat i-upgrade sa ating mountain bike o sa ating bike. Samahan niyo ako, let's go! Okay, ito ba ang una mong bike o kailangan ng upgrade? Pag-usapan natin ang mga dapat o kailangan i-upgrade. Pero ang tanong, saan ka magsisimula? Pero syempre, ang gusto mo yung pinaka the best performance sa iyong budget. Okay, simulan natin. Top 5 na pinaka simple na dapat i-upgrade sa ating mountain bike. Simulan natin sa tire or gulong. Okay. Maraming klaseng gulong or tire na nandyan. Mga aggressive type, mga pang downhill bike, mga pang enduro, or mga pass rolling. And ito kung ano ang riding style mo. So ang magiging upgrade mo na ito ay ang for a folding tire. So kadalasan ng mga folding tires, ito yung mga pwedeng tubeless ready. So ibig sabihin, mas magaan sila ng konti sa wired bearded tires. So yun, kapag magaan, syempre mas mahal. Wheel set or ang rim. Okay, kapag bibili ka ng wheel set, ito yung dapat na i-consider mo, yung SLC. Ano ba yung ibig sabihin ng SLC? Ito yung strong, light, and cheap. So kahit anin dito, kahit dalawa lang sa SLC na to, is pwedeng-pwede na. So yun, kung gusto mong makasave ng weight or gumaan ang iyong bike, pwede kang mag-upgrade ng wheel set na carbon. O yun. Or i-set i-tubeless setup mo. So yun, mas gagaan ang iyong bike. So syempre, kapag gumaan ang bike mo, ng iyong performance. So yun, ang importante, SLC. Strong, light, and cheap. Mas mura. Matibay, magaan, at mura. Okay? So pangatlo, magandang upgrade. Simple pero napakalaking bagay. Especially sa mga enduro, riding, at saka mga downhill. So yun, maraming sizes ang the propose. Meron dyan yung 100mm, 125mm, 150mm travel. So yun, napakaling bagay ng the propose, especially sa mga technical descent, sa mga jumps, at mga drops. Ang the propose, ang mga size, depende to sa iyong frame. Common na size ng the propose, 30.9mm at ang 31.6mm. Tapos, meron ding 27.2 at 34.9. Apat na upgrade. Ang stem at handlebar. O kung ang riding style mo ay enduro or downhill, kadalasan yan yung mga wide handlebars from 76mm up to 800mm. Yan, depende yan sa yung chest size. Okay? So mas madaling i-maneuver yung wide handlebars, lalo na kapag mga sa mga berm, sa mga cornering. Yun. Ang style naman kung sa downhill or enduro riding style mo, at least 50 o 40mm. Meron din 35mm. So yung shorter stem kasi yan yung pinakamadaling i-maneuver. So mas effective ang response niya. So sa cross country bike naman, kadalasan ang mga stem nito ay yung mga 70mm, 80mm, hanggang 120mm. Mas stable kasi sa ano yan, sa ahunan, sa akyatan, sa climbing. So dapat i-consider din yun. Dapat i-consider yung pagbili ng handlebar or stem, yung mga carbon. So yun, syempre kapag ang carbon mas magaan, mas mahal yun.
Yun, may, pero may mapipili ka naman, may mapipili ka naman na carbon or alloy. Depende to sa brand. Maraming brand, maraming pagpipilian. So, ito, sa personal opinion ko, huwag na huwag bibili ng OEM na brand or yung mga fake na brand. Kasi, delikado. So, kasi yun yung mga walang quality control ng isang company. So, hindi sigurado. Ang panglima at ang uli, ay ang contact points. Okay, ano ba ang contact points? Ito yung grips, pedal, at ang saddle. So, yung grip, yan yung kasi yung contact mo sa bike. So, para maging komportable ka. So, yung grip, may ibang klaseng material. Merong rubber, tsaka yung sponge. So, yun. Kahit anong klaseng material yan, ang mas importante is komportable ka at hindi namamanig ang iyong kamay. Yun. Sa pedal naman, yun, pwede mong i-upgrade. Pwede kang mag-upgrade ng speedy, yung mag-clits ka, or yung kung magpa-flat ka naman, eh maraming sizes yan. Especially pag sa enduro kasi may mga size yan, may mga medium size at may mga large size. Yun. At ang saddle, kung sa mountain bike or road bike, kailangan komportable ka sa saddle. Ang importante, komportable ka. Yun. May mga binabagayan din kasi yan, yung depende to sa size at material. Merong pump brake, tapos merong mga foam, yun. May mga carbon din at mga titanium. Pero syempre, ang mas mahalaga, komportable ka at pwede sa long ride. Hindi namamanid ng yung puwet. Kaya na, ang top 5 na upgrades na simple pero malaking effect sa yung riding performance mo. Kung may nakalimutan ako at may suggestion kayo na dapat i-upgrade, i-comment nyo lang sa comment section. So, salamat sa pag-subscribe at sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo. Okay, maraming salamat sa inyo. Ako si Troy at nagsasabing, enjoy, ride safe.